sa'yo, ningin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Lima buong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga kasalanan ay ating pagsisihan upang ang pag-aalay natin ng banal na misang ito ay maging lubos na kalugod-lugod sa Diyos. Nihiling ko po sa inyo, ipanalangin natin si Father Fernando Carpio na tuwing alas 8 ay nagmimisa dito. Siya po ay nawala ng malay, hindi pa nagkakaroon ng malay muli. Hindi pa alam kung ano eksakto ang kanyang sakit. Panalangin po natin na siya ay gumaling muli at lumakas. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin
ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginooy, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulusay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa
Naiiya naman ako magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sandang tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, sandang kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo, 80. Binuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala sapagkat dahil sa katalinuhang ipinalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa wakas nitong ating ebanghelyo ngayon, sabi ng ating Panginoon na pinuri ng Panginoong nitong na may katiwala, ang kanyang katiwala, sapagkat wika niya ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At yun nga po talaga ang lesyon. Madalas hindi po ba makita ninyo yung mga tao na corrupt, ang galing-galing magnakaw, ang galing-galing magtago ng kanilang ninakaw. Kaya yaman na sila ng yaman at sila'y nakakapagpasasa sa kayamanan ng bayan. Magaling tuso ang mga ito. Ngayon, sabi ng Panginoon sa atin, kung ang mga ito ay tuso tungkol sa kanilang buhay upang mapaganda ang kanilang kabuhayan kahit na sa anong pamamaraan, lalo na dapat maging marunong ayon sa Panginoon ang mga makadiyos. Anong gustong sabihin nito? Ganito po eh, kayo at ako lahat tayo, marami tayong problema sa buhay, hindi po ba? Marami tayong kinakailangan na lutasin, mga mabibigat na pasanin. Madalas, yung mga pasanin na ating pinapasan, ang mga hirap na ating tinitiis, nakakapagpadepress sa atin, nalulungkot tayo, at dahil dito, nalalayo ang kalooban natin sa Panginoon. Ngunit, pwede rin naman na mga bagay na yan na nakapagpapabagsak sa atin ay gamitin nating paraan upang tayo naman ay malapit sa Diyos. Tingnan na lang po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po bang nangyari? Hindi po ba sa kabila ng kanyang kabutihan, siya'y pinahirapan? Bandang huli, pinatay pa nga? Oo. Eh, masama ba yon? Oo. Ngunit, kahit na ginawa ng masama, anong ginawa ng ating Panginoon? Ginamit niya yung pasakit ng mga tao upang maging paraan na iligtas ang mga tao. Yung dapat na naging hadlang sa kanyang misyon, ginawa niyang paraan upang matupad
ang kanyang misyon. Wika nga, ang anumang suliranin sa buhay, ang anumang hirap, pwedeng maging hadlang o pwedeng maging hagdan. Ulitin nga ninyo, o hadlang o hagdan. Ulitin nyo. Ay, hindi naririnig. Natutulog na kayo. Okay. Ang anumang suliranin, pwedeng maging hadlang o maging hagdan. Sabihin lang ninyo, hadlang o hagdan. Anong gusto ninyong mangyari? Na ang mga suliranin ninyo maging hadlang sa paglapit sa Diyos o hagdan sa paglapit sa Diyos? Yan. Gusto natin maging hagdan. At yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ni San Pablo, all things work together for the good of those whom God has chosen. Ang lahat ng bagay ay makatutulong sa ikabubuti ng mga taong pinili ng Diyos. Ayan po, kayo pinili ng Diyos. Tayong lahat hinirang ng Diyos. Huwag nating pabayaan na ang anumang bagay ay maging hadlang lamang, kundi sikapin natin na maging hagdan ito. Halimbawa po, mayroon kayong dinaramdam na sakit. Sino nga ba naman ang hindi nakararamdam ng sakit? Tingnan nyo, yung ating mahal na pare dito, si Father Fernando Carpio. Napakabuting pare. Marami pong dinaramdam na sakit yon. Kaibigan ko pong matalik. Abay, alam nyo, ang anumang dinaramdam niyang sakit, iniaalay niya sa Panginoon para sa ikapagtatagumpay ng kanyang misyon bilang pare dito sa lupa. E ako po eh, marami na rin dinaramdam na sakit sa paa, sa tuhod, sa may bandang, ano ba ito? Tagiliran dito. Marami na rin. Eh sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tanggapin po ninyo ito para naman sa kaligtasan ng mundo. Ganyan po, kung may dinaramdam kayong hirap, kung may pasanin kayo na tinitiis, sabihin ninyo, Panginoon, sisikapin kong lutasin ito. Ngunit habang naririto, iniaalay ko sa kabuti, sa ikabubuti ko at sa ikaliligtas ng aking kapwa-tao. Sa ganon, matutulad tayo sa Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, minamahal tayo ng Diyos at gusto niyang lahat ay mabaling sa ating ikabubuti. Kaya't sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at iniahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin na Jesus Nazareno
sa halamanan ng Gitsimani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng Mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Para kay Father Fernando Carpio, upang lahat ng kanyang tinitiis ngayon sa kanyang pagkakasakit ay makatulong sa kanyang kagalingan at kaligtasan at sa kaligtasan din ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. May pagayag din naman namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay ay narito at nakahanda. Ang iyong sambayanan ay alay, ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng poo at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambayin ang alan mo sa pamagitan ni Jesucristo
na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang na tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbamang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
ang malingapin mong simbang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nating naming naimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na po ang pinaalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal ni San Leon na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tunghayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At ipagkalob mo sa kanyang kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat.
at sumayuri. Ipunin niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo.
iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mapabayaan. Oo, Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Ang samo ko na sana'y pakilala na mapawi ng mga pangirapo. Oo, Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po ang bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Sa Finance Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, inihiling namin ito'y malugod mong pagpamahalaan upang sapat nubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan. Makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan ito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang karugdan mo po mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Amen.